Konting rebisapa at pipirmahan na ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang Memorandum Circular na naguutos sa mga barangay na magkaroon ng inventaryo, sino ang bakunado, hindi bakunado at mga nakapagpa-booster na. Kung listahan lang ng mga hindi nagpabakuna ay kayang-kayang kunin ng barangayan dahil tandaan nyo, habang lumalaki ang barangay, dumadami ang mga tauhan natin dahil lumalaki ang pondo niyan. Kaya kung ito lang ang ipapakuha natin ay magagawa ng barangayan. Dagdag ni Yusek Epimaco Densing, yun lang ang impormasyong kukunin sa pagbabahay-bahay ng mga kapitan at kagawad kapag opisyal na ang implementasyon nito. Kalma rin lang, sabi ni Densing, dahil walang masamang intensyon ang direktibang pagkalap ng mga pangalan ng mga hindi bakunado. Gagamitin ng ating mga barangay officials yung tinatawag nilang moral suasion na sila ay kumbinsing magpabakuna. Ngayon po, kung hindi pa sila bakunado, sabi ko nga kanina, mumonitorin po ng ating mga barangay officials, pag sila po ay lalabas na ang kadahilanan po ay para bumili ng mga pangangailangan sa bahay, kagaya ng pagkain at gamot, sila po na may papayagan. Pero iba ang pananaw ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro. It should be given a serious thought in the conduct of inventory. Baka kasi maging discriminatory treatment against unvaccinated individuals. Perhaps number of unvaccinated individuals can be given, but in terms of details, there's what we call the privacy in the way. Kaya think of it, it should be given serious thought. Dagdag pa ni Mayor Teodoro, habang pinag-iisipan ang wisyo ng direktiba, dapat isang bagay ang maliwanag. Walang aresto, walang hate campaign, walang paglabag sa karapatan ng individual. Ganyan din ang posisyon ni Muntinlupa City Mayor Jaime Fresnedi. Sinimulan na ng mga opisyal ng barangay ang pag-iimbentaryo base sa kanilang ordinansa. Paglabas po ng city ordinance namin dito the other day, binigyan po natin ng copy lahat ng ating mga barangay chairman at nagkaroon na po sila ng kanya-kanyang strategy on how to do it. Hindi po gagawin na magpa-aresto. The mayor will really look into that po. Ibababa ito ng maayos. Walang magkakagulo, walang mag-aaresto, walang magkakaaway-away po. Pero tila kontra ito sa posisyon ng DILG. Pwede po silang arestuhin ng ating mga kabarangay at kasuhan. Nasa revised penal code po yan. No? Hindi po sila aarestuhin dahil hindi sila bakunado. Sila po ay aarestuhin dahil hindi po nila sinusunod ang isang kautusan na pinapatupad lamang ng ating persons of authority, kagaya ng barangay officials. Gitpa ni Densing, marahas man para sa iba ang mga pulisiya, kailangang ipatupad dahil nasa public health emergency ang bansa. Ang Maynila, support naman sa mga hakbang kontra sa mga di-bakunado. Sabi ni Mayor Isko Moreno, dapat hindi binebaby ang mga ito. Yung taong pumila, nagtyaga, nagproteksyon, nakinig, sumunod, naging responsabling individual. Tapos, bibigyan pa natin ng bonus yung tolongges. Bibigyan pa natin ng bonus yung matigas ang ulo para maling gobyerno yata yon. Para sa akin, ha, yun ang opinion ko. Mali ang gagawin ng gobyerno kapag hinihikayat ng isang ahensya ng gobyerno na bigyan ng bonus yung matitigas ang ulo. Ang binibigyan ng bonus, yung mga masusunurin, yung mga mabubuti. Pero di pa rin natiis ni Yorme ang mga di bakunado. Nagbukas ng drive-thru vaccination sites para sa mga magpapabooster at tuloy pa rin ang bakunahan sa mga center. Bigyang incentive din ang strategiya ng isang palengke sa QC. 2,000 piso ang pinamigay sa mga vendor para mahikayat na magpabakuna. Hanggang sa katapusan ng buwan ang bakuna palit 2,000 project. Sa Binyan City, libreng house-to-house antigen test naman ang inilunsad. Doris Bigornia, ABS-CBN News.